Nakakita na ba kayo ng mga tao na tila ba palagi ang nakaitim? Sila yung tila ba laging kakaiba ang forma at tinatawag nila ang sarili nila na mga gothic. Kung yun ang iniisip nyo, mga katinagalog ko, ang mga gothic ay ang bida sa totoong kwento natin sa araw na ito at naganap ito ng taong 1990. Nang itong si Molly at Rachel, minsan ay nagkasundo ang dalawa na sa sementeryo na ang magiging permanente na tambayan nila. Kaya naman sinundo nitong si Molly si Rachel para tunguhin ang libingan na kanilang tatambayan. Ngunit sa gabing ito, nang dumating ang kaibigan upang siya ay daanan, wala ang mga palagian nila na mga kasamang mga kaibigan. Dalawa lamang na dalaga ang magkasama. Nang sumakay na itong si Molly, agad niyang tinanong itong si Rachel, "Nasaan na ang ating mga kasama?" Sumagot naman itong si Rachel na wala sila. Ang iba ay hindi daw sasama dahil sila ay may trabaho pa. At ang iba naman ay malakas pa raw ang tama mula sa party na pinuntahan nila kagabi. Kaya dalawa lamang tayo na pupunta. Bakit ayaw mo ba? Nag-alangan man itong si Molly sa loob-loob niya. Sumang-ayon na lamang ito sa desisyon na samahan ang kaibigan niya. Sa kanilang pagbiyahe na daanan nila ang madilim na parte ng bayan na kanilang tinitirahan. At sa wakas sa isang lumang bakal na tarangkahan, hudyat na nakarating na sila sa sementeryong tatambayan nila na dalawa. Sa pagpasok ng dalawa, binaybay nila ang nuknukan sa dilim na kalsada. Sa dulo ng daanang ito ay nahahati pa sa dalawa. Sa kaliwang banda ay ang parte ng sementeryo na malapit sa kabayanan, malapit sa malaking eskwelahan. Sa kanan naman ay may kumpol ng tahanan kung saan nakatira ang marami sa kanilang pamayanan. Ngunit sa kanilang madalas na tinatambayan ay sa kalagitnaan ng dalawang daanan kung saan sadyang ilang at siguradong walang makakakita sa kanila na mga tao. Tagong-tago ang parting ito ng sementeryo. Doon din matatagpuan ang isa sa napakalaking tipak na bato at saka isang malagong puno. Dead end na rin ang dulo ng daanang ito. Nang marating nila ang lugar na kanilang pagpaparadahan, nagsindi ng yosi itong si Molly at saka sinimulan na sila ay maglakad papunta sa kanilang pag-uupuan. Nang sila ay makarating, agad na sumampa sa bato itong si Rachel at pagtalikod ay umupo. Saka naman itong si Molly ay sumandal sa napakalagong puno. Saka doon nagsimula na nilang pagkuwentuhan na ang buhay nila at drama ng love life nilang dalawa. Lumipas ang isang oras, nagsimula silang makaamoy nang tila ba parang may nagsisiga malapit sa pinagtatambayan nilang dalawa. At dahil may nakaharang na tila ba maliit na burol sa kabuuan ng sementeryo, hindi nila agad na makita ang pinanggagalingan ng naaamoy nila na siga. Sa isip-isip nila, tila ba isa na naman ito sa mga kolehiyong estudyante na nagsisimula ng apoy. Hindi na ito bago. Maya-maya ay may darating na mga parak at saka papatayin ang siga na kanilang sinindihan. Ngunit istorbo lang dahil pagdating ng mga ito, malamang kasama sila sa paaalisin sa sementeryong ito. Kaya naman naisip ng dalawang ito na ito na ang tamang panahon para naman umalis na rin sila bago pa sila ay makita at baka mahuli pa. Kaya naman sabay na sana silang naglalakad paakyat ng burol para pabalik sana sa sasakyan nila na paparadahan. Ngunit sa kanilang pag-akyat, mas malinaw na ang nakikita nila. Masyado itong maliwanag para maging maliit na siga. Ito ay nasa kabila pala ng kabilang burol. Wala ito nang magdaan sila kani-kanina lang. Naisip ng dalawa na usisain ang pinanggagalingan ng siga at kung sino ang doon ay nagsimula. Ayon kay Rachel, tila ba may hindi tama sa kanilang nakikita? Tila ba iba ang pakiramdam niya? Ngunit sino nga ba ang gagawa nito? Ngunit mas nanaig pa sa kanya ang tila ba pagnanais niya na mag-usisa. Kaya naman tinungo nila ang lugar kung saan naroon ang apoy. Ngunit papalapit pa lamang sila, isang masangsang na tila ba nabubulok na amoy ang agad na sumalubong sa kanilang dalawa. Talaga namang nakasusulasok ito na halos hindi kayang masikmura ng dalawa. Halos masukasuka sila. Napasigaw itong si Rachel sa tindi ng amoy. Ngunit napatakip ito sa kanyang bibig nang maalala niya na hindi nga pala dapat silang dalawa ay makita sa pagsadya nila. Agad naman siyang sinenya siya nitong si Molly na tumahimik. Matapos noon, sila ay talaga naman na nakiramdam. Sila kaya ay narinig
sa kasumenyas itong si Molly na sila ay dediretso pa. Ngunit ayaw na ni Rachel na sila ay magpatuloy pa. Iba ang amoy, iba ang pakiramdam, tila ba may hindi tama sa lugar na kanilang pinuntahan. Sa pagkakataong ito ay nasunod na ang nais ni Rachel na mangyari. Hindi na nila alam, baka sila na pala ay inaabangan. Kaya naman napagpasyahan ng dalawa na magdahan-dahan na sila na lumayo sa lugar na pinuntahan nila. Napalingon itong si Rachel sa likod. Doon niya nakita ang tila ba anino ng isang lalaki na nakatingin naman sa kanilang dalawa. Tila ba sa pakiramdam nila ay nahuli sila kahit wala naman silang dalawa na nakita. Kaya dali-dali habang nakayuko ay mas bumilis pa ang paglalakad nila papalayo. Muling ilang mabilis na hakbang pa, muling si Rachel ay napalingon pa sa lugar na pinanggalingan nila. Sa pagkakataong ito, wala na ang lalaki sa tuktok ng burol. Ngunit nangilabot ito na kaya pala wala na ang lalaki sa burol ay napakabilis na naglalakad ito patungo sa kinaroroonan nilang dalawa. Agad itong itinulak ang kaibigang si Molly at sinigawan, "Nabilisan mo! Nandyan na siya!" Nagkandara pa ang dalawa sa pagtakbo. Mabilis na nakalapit ang lalaki na humahabol sa kanilang dalawa. Nang makarating sila sa kotse ni Molly, taranta ito na hinahanap ang susi habang si Rachel naman ay napasigaw. Nagsasabi ito, bilisan mo Molly, andyan na siya. Sa wakas, nasusian nila pabukas ang sasakyan. Dali-dali silang pumasok sa loob at isinara lahat ng pintuan. Habang sinususian nila ang sasakyan upang makaalis, taranta itong si Rachel nakatingin sa likod kung nasaan na ang lalaki. At tama ang hinala niya. Ito ay nasa tagiliran na nila at nakatingin sa kanilang dalawa. Nagmamadali ang dalawa na umalis sa sementeryo. Sa loob ng 2 minuto, niwala sa kanila ang makaimik. Ni hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanila, ano ang apoy na yon, ano ang amoy, sino ang lalaki, bakit sila ay hinahabol nito. Wala sa kanilang dalawa ang nakaiintindi ng nangyari. Kaya naman napagpasyahan nilang dalawa na umuwi na sila at bukas na lang nila pag-uusapan ang nakakikilabot na nangyari sa gabi nila. Kinabukasan itong si Rachel ay nagising ng maaga. Pumunta ito sa kusina kung nasaan naabutan niya ang nagkakape niya na ina. Doon dahan-dahan nagkuwento naman ang ina tungkol sa katrabaho niya. Bigla na lamang daw ito na nawala. Kinuha daw ito ng hindi kilalang tao. Dagdag ng ina na nakita pa daw niya ang babaeng ito na nagpapark ng sasakyan niya sa parkingan ng kanilang kumpanya. Sumagot naman si Rachel, "Ay, talaga ba? Anong nangyari? Nakita na ba siya? Kumusta naman ang kalagayan niya?" Sumagot ang ina ni Rachel na, "Oo, nakita na siya. Kaso huli na ang lahat para sa katrabaho niya. Ito ay naging biktima. Ang taong kumuha sa kanya ay kinuha na rin ang buhay niya at tinangkapan itong itago ang ginawa nitong krimen sa pamamagitan ng pagsunog sa katawan nito sa sementeryo na malapit sa kanila. Doon tila ba napatobalani si Rachel. Ngayon naalala na niya ang pinanggalingan ng apoy at ang nakasusulasok na amoy. Kaya sinabi nito sa ina ang nangyari sa kanilang dalawa ng kaibigan niya. Lahat ay kinuwento niya. Nasa sementeryo ang dalawa nang dumating ang salarin. Ngunit naalala ng dalawa ang kriminal ay maigi pala na tinitigan silang dalawa habang papataka sa kotse na sinasakyan nila. Salamat na lamang at matapos ang 2 araw, nakuha nila ang salarin matapos na makita itong minamaneho ang sasakyan ng kanyang biktima. Nagpasalamat ang dalawa na pinakinggan nila ang masamang pakiramdam nila nang maamoy nila ang kakaibang amoy sa sementeryo. Kung nagpumilit sila, kasama na sila sa bilang ng biktima. Mga katinagalog ko, kung kayo si Rachel at Molly, tititigan nyo ba kung ano ang nagaganap kahit pa may kakaibang amoy na ang sumasalubong sa inyo? Isulat po ang inyong gagawin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.